Exodo Kapitulo 4. At si Moises ay sumagot at nagsabi, Datapuat, narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas, at si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay, at sunggaban mo sa buntot, at kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kanyang hinawakan, at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala, na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, ipasok mo ang iyong kamay, sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas, ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong, na maputing parang nib. At kanyang sinabi, ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan. At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan, ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyayari, na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog, at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon ngay yumaon ka, at ako'y say sa iyong bibig, at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitin. At kanyang sinabi, O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo, sa pamamagitan ng kamay niya ang iyong susugwin. At ang galit ng Panginoon ay naglinggis laban kay Moises, at kanyang sinabi, Wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At saka, narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka, at pagkakita niya sa iyo, ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kanya, at iyong isasabibig niya ang mga salita, at ako'y say sa iyong bibig at say sa kanyang bibig, at aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan, at mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig, at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod na ito, na iyong ipaggagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon, at bumalik kay Jethro na kanyang biyanan, at nagsabi sa kanya, Pahintulutan mo akong yumaon, isinasamo ko sa iyo, at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto, at titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa. At sinabi ni Jethro kay Moises, Yumaon kang payapa. At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Madian, Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat namatay na ang lahat ng tao, na nagmimiti ng iyong buhay. At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at kanyang ipinagsasakay sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto, at tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Pharaoh ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay, datapo at aking papagmamatigasin ang kanyang puso, at hindi niya tutulot ang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Pharaoh, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon, upang siya'y makapaglingkod sa akin, at ayaw mo siyang payaunin, narito, aking papatayin ang iyong anak, ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyanan, na sinalubong ng Panginoon siya, at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayoy sumunggab si Sephora ng isang batong matalim, at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak, at inihagis sa kanyang paanan, at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik. Sa gayoy kanyang binitiwan siya. Nang magkagayoy kanyang sinabi, isang asawa kang mabagsik, dahil sa pagtutuli.
At sinabi ng Panginoon kay Aaron, pamaroon ka sa ilang nasalubungin mo si Moises. At siya'y pamaroon, at nasalubong niya sa bundok ng Diyos, at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon, na ipinagbilin sa kanyang sabihin, at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala, at nang kanilang marinig na dinalo ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at samambol.